At kung okay na ito, pwede mo na i-double check yung level gamit ang level bar. Tama, ayan, tubig, oh. Kita-kita yan, ha? Dito ba, i-level pa natin dito, presyo, oh. Oh, oh. Oh, ayan, oh. Oh, yung tubig. Oh, diba? Magandang araw, kabayan. Welcome sa On-Site Build PH. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa installation of tiles for toilet and bath or CR. So basically, ang CR na to ay retiling lang, which means may existing tiles na at chinip or dismantle lang, then retiling. So sa ganitong scenario, kailangan mo muna i-dismantle or i-chip lahat ng mga excess na mortar ng existing tiles at saka yung kapak na existing plastering ng wall para maiwasan natin yung mga problema sa bandang dulo, gaya ng pagka-crack or pagkabasag ng tiles sa installation dahil sa hindi natanggal na excess mortar. And since okay na tong workplace natin, pwede na nating i-layout yung tiles na ating gagamitin. So basically, ang gagamitin nating size ng tiles dito ay 60 by 120 for the walls and floors. This was based on the preference of the owner or client. And since OSM or owner supply yung tiles, siya na yung bumili nito. Sa layouting ng tiles for the CR, kailangan mo i-consider yung pinakamababang elevation nito, which is yung shower area, papunta dito sa may entrance. And since ang height natin for the CR is 2.4, so meron tayong 4 layers ng 60 by 120 tiles all around the walls as requested ng owner. Pag na-establish na natin yung 2.4 na highest point natin, papakuan na natin ito at huhulugan gamit ang plumb bob or hulog. At ang clearance dapat natin dito ay at least 1 inch gawa ng 1 cm thickness ng tiles plus 1.5 cm for the mortar. And same goes with the horizontal level. Kailangan mo lang ulit itong tansyaan para magsisilbing guide mo para sa unang tiles. At kung napapansin nyo itong kahoy na nakapako sa pader, ito yung top level ng pinakamababang tiles natin. At para naman sa mortar or palaman na ating gagamitin sa ating tiles, ang gamit namin dito ay pure adhesive lamang. At ito ay dahil mas makapit kahit sa pinakamanipis na layout ng tiles. Basta masigurado natin yung tama or recommended consistency ng halo nito. Which means dapat hindi ito ganun ka-dry, hindi rin naman ganun ka-labnaw ang timpla. Kaya sa paglagay ng tubig, kailangan paunti-unti lamang upang sa ganun ay makontrol natin yung volume na ating nilalagay na tubig. At sa paghalo nito, mas mainam na pagkalagay niya ng tubig ay hintayin niyo muna ma-absorb o masipsip ng adhesive yung tubig upang maiwasan natin yung pagkakaroon ng buo-buo nito, which will eventually cause na nagkakaroon ng pagpupulbos sa mortar o palaman. Pero kung kayo naghahabol naman ng oras, pwede rin naman na haluin agad basta siguraduhin lang na maayos ang pagkakahalo. At take note na kapag naghalo pala kayo ng adhesive, ugalihin na haluin lamang yung kailangan yung halo para sa isang oras upang mapanatili natin yung effectiveness ng adhesive. Dahil pag lumagpas na ito sa mahigit isang oras, nawawala na yung best quality or effectiveness ng produkto. Tamang halo natin, ganito dapat yung ma-achieve natin consistency nito, which is hindi siya ganun ka-labnaw, hindi rin siya ganun ka-tuyo or ka-dry. Ang epekto kasi ng malabnaw na halo ay magalaw or madaling ma-disalign yung tiles na ating naikabit na. At kung tuyo naman ito or dry naman yung halo, ay mas mahirap naman ngayon na ipantay sa guide natin or sa alignment natin dahil nga matigas kapag pinalo ng rubber mallet, which will also eventually cause a pagka-crack kung sakali. At mas mahina naman ang kapit nito kung kulang sa tubig. Kaya kailangan ganito lang kalapot yung ating halo. At para naman sa paglagay ng adhesive sa tiles, kailangan mo lang gumamit ng tooth trowel or notch trowel. Ito yung rodelang bakal na may ngipin.
Sa unang pagkabit ng tiles, inuna namin yung second layer. Ito yung naging purpose nung nakapakong kahoy na naka-level sa first layer of tiles. At ito yung nagsilbing guide upang ma-level natin na maayos yung unang tiles natin. Ito isang paraan or technique para mas mabilis ang installation ng tiles. In consideration sa alignment and leveling, and of course sa bilis ng trabaho. Dahil kung inuna nating lagyan yung unang layer, mas mahirap nating ilagay sa tamang alignment or level ng tiles. Dahil expected na hindi naman naka-level yung flooring pa natin since naka-rough finish pa to. At kung nakalatag na yung una nating tiles, kailangan nating i-align ito base sa ating nilagay na guide na tansi or yung plumb line. Ito yung magdidikta kung nasa level ba yung tiles or wala. So kung napapansin nyo, may counting gap itong tiles at saka yung tansi. So, i-adjust ngayon ito dun sa kabilang bahagi ng tiles at kakailangan ito gamit ng kahoy or kung ano man pwedeng gamitin filler. At kung okay na ito, pwede mo na i-double check yung level gamit ang level bar. At kung okay na yung unang test na ating kinabit, ito na yung magsisilbi nating guide para sa level at alignment. Siguraduhin lang na every tiles na ating ikinakabit ay kailangan nating linisin upang mapanatili natin yung quality ng ating trabaho at maliwalas din itong tignan. I-ensure din natin na malagyan ng halo or mortar yung gilid ng tiles upang maiwasan natin yung pagkakaroon ng kapak or yung tinatawag nating ampaw. Sa mga susunod na tiles na ating ikakabit, gagamitin na natin itong unang tiles bilang guide kung nakaangat man or nakalubog yung pangalawang tiles or kung naka-align. At kung nakaangat pa ito, pukpukin mo lang gamit ang rubber mallet. Pero be sure na hindi ganun kalakas yung pagpukpok upang hindi mabasag or mag-crack yung tiles. At para sa spacer naman, pwede mong gamitin yung plastic packaging ng tiles bilang alternative. Pero meron naman talagang nabibili na tile leveler. At saka mo ulit i-double check yung level nito gamit ang level bar in both horizontal and vertical level. At tuloy-tuloy lang yung ganyang sistema hanggang makompleto ang lahat. At huwag kalilimutan, bago pala mag-tiles, kailangan basain muna yung pader kahit onti para matanggal yung alikabok at mas kumapit yung adhesive on both ways. At para sa mga corners naman na gaya nito, kailangan mo naman gamitan ng eskwala or tri-square upang masigurado na naka-eskwala ito sa kabilang pader at ma-ensure na naka 90 degrees ito. At para sa mga spacing or V-cut ng tiles, panatilihin na pare-parehas at naka-align upang magkaroon tayo ng magandang output at quality na trabaho. Dahil kung maganda at maayos ang binibigay nating serbisyo sa mga customer or client natin, tiwala at recommendation para sa mga susunod pang trabaho or projects na pwede pa nilang ibigay ang kapalit nito.
At sa mga edging or edges naman, para sa window openings, sa niches, at saka sa drop, gagawa ko ng panibagong video na kung saan mas may papakita ko sa inyo yung aming paraan ng mas detalyado. Kaya hanggang dito na lang muna tayo kabayan. Hanggang sa muli, huwag kalilimot ng mag-subscribe at i-click ang post notification button para maging updated sa mga susunod nating videos. At kung may natutunan man kayo sa aking video kabayan, maaari nyo ring i-click ang like button at aking din na-appreciate ng sobra yung inyong pag-like at panonood. Muli, this is Onsite Group PH. Paalam!